Ayan. Hi, good evening, good day everyone. Welcome to my channel. So today I'd like to discuss to you or share to you those top 20 sample computations na maaring lalabas this coming BCLT 2022. So far for my experience last 2019 ng June na nag-exam ako, naalala kong less than 15 lang yung mga computation. So this time I am sharing with you at 20 sample problem computations na talagang proven and tested na pinaka-common na lumalabas during BCLTE. So hopefully this sample will give you guide and makukuha po natin kung paano to masolve, no? At saka kung paano maalala natin na mas mabilis, kasi alam naman natin that BCLT is similar to, almost similar to civil service exam, na talagang naka time pressure siya. So as I said, for 150 items it is expected na more than 15 or less than 20 yung magiging computations. But don't worry, as I said, as I always remind, na di naman siya ganun kapinaka, kasi meron naman po kayong calculator na gagamitin, and what you need to ano lang is to familiarize especially the certain percentages and how these things to be computed, kasi nga the basis are dalawa, merong para sa province at meron naman para sa city. So here, let's start. I'd like to bring you to my slideshow. So welcome to the basic competency in local treasury examination sample problem computation. Let's start with problem 1. So this is the problem. On the actual exam, maaaring ganito yung format or talaga naka-paragraph form siya. So the following data are taken from the property of Mr. Asimo. So the property is a residential land, and the location is in a city, and then yung magiging collection agent natin and city treasurer. So the property is a residential land with 1,500,000 fair market value, and there's also an improvement value of 20,000, and part siya or bago mo makuha ang isang tinatawag nating real property tax due or payable, ay may tinatawag itong assessment levels. So may and then this assessment level are ano na to, standard na to, fixed certain percentages. So ano ba yung hinahanap sa problem 1 natin? Ang hinahanap po natin ngayon ay kukumpute natin kung paano kukunin yung assessed value of the land. Ano ba yung solution kung ang question ay hinahanap lang niya kung what is the assessed value? So what the solution is this. Para makuha po siya, we will get the fair market value of 1,500,000, and we will multiply it to the given 20% assessment level. So ang assessed value na hinahanap po natin ay ang 300,000. Minsan din sa actual exam, hindi na niya hinahanap pa ang assessed value, rather binibigay na mismo sa problem. So be thankful on it, kasi hindi ka na mag-iisip kung anong ilang percentages amount ang sa assessment levels. So let's have another problem, for problem number 2. Same lang yung ano niya, given. At ngayon ay hinahanap naman po kung magkano naman daw yung assessed value para sa improvement. Kung kanina ay para sa residential land, yung kanyang kinukuha po natin yung fair market value, ngayon naman ay magkano po yung sa improvements. This is also similar, because what you're going to do is the given 200,000 times the assessment level of 20%. So magiging sagot dito ay 40,000. And for problem number 3, similar pa rin po, all the given, then sasagutan po natin kung magkano ba daw po ang basic property tax at tsaka special education fund. For dito naman ay hanapin natin ay yung basic property tax. Kung magbabayad na po kayo annually or quarterly, this will be the solution. So pag kinukuha po natin yung basic tax, assessed value times a certain tax rate.
Since saan ba kinuha si 300,000? Babalikan po natin na si 300,000 po ay galing sa assessed value. At ano naman po itong 2%? Ang 2% po kasi, since nasa city proper or the city treasurer's office po or ang location po ay nasa city, yung tax rate po ng basic tax para sa RPT is 2%. Kaya ganito po yung kanyang solution. 20,000 times 2% equals 6,000. E paano naman po yung CEF? Ang CEF po ay fixed amount siya na 1%. At ano ang computation? 300,000 times 1% or the assessed value times 1% is equivalent to 3,000. So, for this year 2022, if the computation is from the preceding year, so last year po to, which is magbabayad ka this first quarter of 2022 or this kahit ano, paano ba to? Kung magbabayad ka na napu-full siya on January, you will pay it on first quarter. Kung installment yung gagawin natin. Pero, sa majority of the payers ng RPT are, ano naman, based naman siya sa ability ng pay, taxpayer, pwedeng gawin niyang installment na 4 quarters or annually. So, this is an annual computation. So, your RPT due for this 2022 or 2022 is 9,000. Kahit hindi natin nilagay yung year, the annual tax payable mo po sa RPT ay sa city is 9,000. How about this one? Problem 4. A real property to Mr. A dollar with an assessed value, ibig sabihin na kumpyuta na to ng assessment level, cost 500,000, which is nasa city pa rin po, and then he wanted to pay it quarterly. So, pwedeng January, February, March, first quarter, April, May, June for the second quarter, any of the month, tapos July, August, September for the third quarter, and October, November, December for the fourth quarter. Again, what is the amount due if the owner pays his annual tax due in the preceding year dated December 25? So which is, nangyari to, sabihin natin 2021. And this is the computation. 500,000, which is the assessed value, hindi na natin compute ng parang assessment level, na with assessment level, tapos 2% kasi nga nasa city tayo, which is 10,000, and then yung special education fund naman na tax, 500,000 times, as I always said, fixed na po siya na tax rate na 1%, mapa-city man or mapa-province. So, that is 5,000. So, magkano po yung tax due natin? Yung tax due natin is 10,000 plus 5 equals 15. Bakit po merong tinatawag natin 20% discount? Ang 20% discount po is an advance payment. Kailan po siya plano nagbayad? December 25 po, hindi pa natapos ang taon ng 2021, and nagbayad na po siya for 2022 supposedly. Yung 15,000 niya, kung gusto niyang gawing quarterly installment, i-divide lang po natin ng 4. Pero ang gusto, ang mangyari po ni Mr. Dollar is that binayaran na po niya ng December 25. So, yung 15,000 na payable times 20% discount is equal to 12,000. Bakit? 15,000 minus 3,000 advance payment discount, that is 12,000. Kung pinag-usapan po natin kanina ay related to city, ang location, paano naman po kung nangyari po siya sa province and on April 10? April 10 is part of the second quarter, correct? Ibig sabihin, that property is has an assessed value of 120,000. Magkano po, ano po amount ang babayaran ni Mr. Dollar on April 10? So, this is the solution. 120,000 times 1%. Bakit po 1%? Dahil po, ang basic tax rate pag nasa province, ang isang RPT, ay 1% lang po siya. So, this is 1,200. And then, sabi natin lagi, na kalakip ng pagbabayad ng basic tax ay ang tinatawag nating SEF, or Special Education Fund Tax, which is, same pa rin, 1,200. So, i-add po natin ito, this is 2,400. Ano naman po itong 10% discount?
Kung kanina po ay nakita ninyo na ng December 25 ay nagbayad po si Mr. Dollar